Farming is a never-ending experiment. Sa ating previous episode ng Mindanao Backyard Chicken Raising Program, ay ipinakita ko yung isang sistema ng pag-breed ng manok. Nakakulong, confined, madaling ma-monitor, pero may mga problema. One, gusto ng manok na may araw. Gusto ng manok na may greens. Gusto ng manok na nakakatakbo-takbo siya. And kapag wala yan, magkakainan sila ng balahibo. So I came up with this system. Ito bagong sistema to. I have just started this. I call this the hybrid. May ranging area, pero may kulungan. And this is what I would like to recommend kapag meron kayong espasyo. So, makikita nyo, ito yung enclosed breeding program. Sarado po ito. Nandito yung kanilang roosting area. Ibig sabihin, dyan sila papatong sa gabi. Ito yung kanilang itlugan, nesting area. At makikita nyo, may mga itlog na. Ito yung natipunan natin na itlog. That's 3 days of eggs. There are 100 hens in this breeding yard. And nandyan lang yung pagkain. Hinahayaan lang sila. Whole corn na may kasamang breeder crumbled feeds. And may sekreto po ito. Dahil marami akong tanglad. Ang nilagay ko po rito na parang banig sa pugad ay tanglad. May sekreto yan. Kapag tanglad ang ginamit mo rito, wala ka ng problema doon sa kuto ng manok sapagkat ayaw ng kuto ng tanglad. Bakit daw may ganito? Para hindi nila hapunan ito sapagkat kapag wala ito, dyan sila dadapo and mapupuno ng iti yung pugad. Ang pinaka-essential dito, since talagang hinahayaan na natin sila na mag-ikot, no? Is the continuous availability of feeds. Kasi pinapaitlog natin sila. Dapat huwag mong tipirin sa feeds. And if you would notice, nakakalat lang dyan yung mais. That's not ideal actually, no? Ipapaayos natin mamaya yan. And then ang critical dyan is the availability of water. Dapat continuously available yung tubig. Hindi pwedeng mawalan ng tubig ang manok. Pwedeng ang manok ay maubusan ng pagkain, maghahanap ng paraan yan para makarecover siya. But never ever allow a situation where yung iyong manok ay maubusan ng tubig. So ito po yung breeding yard natin. 100 hens and 20 roosters. And yung mga lalaking ginagamit ko rito, mga bata. Yung mga inahin na ito, medyo maedad na ito, mga 1 year old, 2 years old. And ito yung height ng kanilang productivity. So makikita nyo, yung mga na-harvest na itlog ay nandito, naka-imbak lang dyan. And on the 7th day, kukunin ito and then ilalagay sa incubator. So ang gandang tignan. At kung makikita nyo, isa pang sekreto na ginawa natin dito, itong ating bedding actually is kokopit, no? Yung galing sa niyog, sapagkat meron ding purpose ito. Kapag napuno na ito ng tae ng manok, sapagkat dyan sila dumadapo, kapag napuno na ito ng tae ng manok, iha-harvest natin to, and then ilalagay natin sa ating seedling bag, sa ating nursery, and then taniman ng mga seedlings para automatic na. May seedling na tayo, kokopit yung laman, may abono pa yung tae ng manok. Practical farming. Now, so makikita ninyo, yung iba sa kanila nandito sa loob, pero yung iba eh nandito sa labas. Ito yung tinatawag kong hybrid system, no? May paddocks, ibig sabihin may kwadra-kwadra. Dalawang kwadra ito, isang pintuan dyan, isang pintuan doon. Etong area na ito, ito muna ang binuksan ko. Para galing dyan, kakainin nila yung damo rito. At makakagala-gala sila, makakaikot-ikot. And then afterwards, kapag naubos nila itong damo rito, sa itong makikita nyo, halos makalbo na. Kapag natapos yung area na ito, na naubos nila yung damo, I will close this, sasarado ko, and then bubuksan ko naman yon
para doon naman sila ngayon kakain ng damo. Now, this system will allow me to give my hens access to green grass while at the same time ensuring na paggabi, mamonitor ko sila, nandito sila. And if you would notice, itong yard na ito ay nakabakod ng barbed wire, no? Sapagkat ang isang matinding problema namin dito ay yung aso ng kapitbahay na minsan ay inaatake yung mga manok, kinakain. So, naka-encircle yan ng barbed wire at merong net, sapagkat minsan pinapasukan din kami ng tinatawag nating ahas o sawa. At ang sawa rito actually malalaki. So, makikita nyo, ang layo na nung inabot ng mga inahin natin, nanginginain sila ng damo, nakakapag-scratch sila. And it's an ideal setup actually. And ito yung ating i-recommenda sa ating Mindanao Backyard Breeding Program para maging matagumpay yung ating mga farmers. So makikita nyo, nandun yung mga babae. Mamimiyang konti, babalik na yan doon. Sa gabi, doon dadapo yan. So this is setup number 2 sa ating breeding ng ating backyard chicken dito po sa Mindanao.